maka-discover, maka-develop ng mga bagong talent. At alam natin na napakalakas ng T-Pop na yun, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Kaya ginawa tong show na to para makatulong sa industriya, makadagdag na bagong mga artists, bagong mga grupo. At higit sila, magkaroon sila ng platform na ma-develop at saka mapalaki pa yung industry na to. At fighter kami sa Kumu kasi ang Kumu, ano yun, bayan ng marami mga talented na Pilipinos, hindi lang na nakatira sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, parte siya ng vision namin bilang Cornerstone as an agency and also Kumu as a streaming platform. We need to create shows na magsisiling gabay at magsusuporta sa mga Pilipinong talent na naniniwala kami ay world class talaga. Since pandemic pa rin, so paano yung audition online? Ayun, doon papasok na yun ang partnership namin ay yung Kumu. So, ang audition, of course, nasa app. You'll wait for more details. Pero I think if you follow yung journey ng Kumu in the last few years, daming reality shows that we put on there. And we really used Kumu to be able to allow these people to audition without having to travel, move, go anywhere. No? So, sobrang convenient na para sa mga auditionees. And I think the pinaka-importante is, since global siya, walang discrimination, walang no borders to deal with. We can get talent from anywhere in the world. So yan talaga yung advantage ng being digital and being global. I guess the challenge will be choosing the right group. Kasi I'm sure lahat talented. Marami mag-a-apply and I think the challenge will be on our team to sift through and finding the best of the best. No? I mean, I'm sure they're all the best. We now have to find the best of the best. Mm-hmm. Sir, we have... Malayo ko kasi. Yung plano kasi namin, of course, marami kami plano and we will announce the details as we go along. But just to give an idea, we're really looking at a comprehensive career plan to whoever who is going to win top class. Again, during the duration of the show, there's training and there's mentors and lahat ng mga kinuha namin na katulad ni Catriona ay mga personalities na naniniwala kami na makakatulong talaga para mag-develop sila as talents. But aside from that, even the prizes which we will announce as we go along and the trainings and all the other things after the show, hinandaan din namin para magkaroon sila ng malaking chance para talaga magtagumpay bilang isang T-Pop group. So, hindi siya natatapos sa show. Hanggang sa matapos ng show, nandito kami ni Kumu, magtutulungan kami, para talaga magbuo nung T-Pop. Kasi alam mo, hindi yan nabubuo sa isang show. Ang isang artista, hindi siya nabubuo sa isang show. Yan ay isang proseso at isang proseso lamang yung top class. Kaya nung nag-partner kami ni Kumu, nandito kami talaga for the long haul. Kasi bukod sa makakilid kami ng show ng top class na magiging entertaining sa viewers, makakatrain ng mga bagong artists, pero nakikita din namin na gusto namin na talaga tumulong na makakilid ng artista na mag-lead ng standards natin as Filipinos. Hindi lamang sa Filipinas, kundi sa buong mundo. At kasama namin si Kumu. It's a long plan. Magtutulungan kami, of course, with the support of the number one Pinoy live streaming app and, of course, Cornerstone. We'll have a good chance of really, pushing for a very successful T-Pop. How did you convince Catriona to host T-Pop? Si Catriona kasi, ang ganda kasi talaga sa kanya is may puso siya sa pagsuporta sa ibang mga talento. Nakasama na namin siya sa matagal na panahon. Ang ganda sa kanya, hindi lang yung, alam ko ang dami niya na-achieve bilang siya, pero lagi siya nakatingin sa kung paano makatulong sa ibang tao, pati na sa ibang mga talent. Yung lagi siya nandiyan para magbigay ng word of advice, magbigay ng suporta. So, sa akin, nung pinakilala namin sa kanya yung konsepto ng show na to, yung idea na mag-build ka ng isang talento from scratch,
at iti-train sila, bibigyan sila ng platform, ng kakayanan para mas maging better artist and better talent sila. Yung idea na yun, inagustuhan ni Catriona yun. Kasi ganun siya eh. Gusto niyang tumulong kung paano matutulong na maibibigay niya sa ibang mga artist or personalities, ibibigay niya. So yun, bilang host ng show na to, it gives her that opportunity to really help other people. So creative sa ano nang ginan siya ni Apple, natutunan ng mga alam mo yung tama, ang ganda insight. Kasi yung sinabi kanina ni Catriona nung nag-uusap siya ni Marty, ano ba yung isang P-pop group? And actually, hindi lang P-pop group to, but generally artists or talents in general. And Catriona and even Paolo from Kumu can actually, you know, attest to this. It's not just the talent, it's really the character of the person has, the discipline. So, hindi lang magaling kumanta. Dapat well-rounded kayo kumanta, umate, o maaari mag-rap, lahat na nandun na. Pero at the same time, since this is, people would see them for who they are, you know, because of this show, makikita yung personal na aspeto nila. Napakahalaga din na yung matrain yung character nila. Paano ba maging professional? Paano ba yung sa kabila ng pressure ay mas maging magaling silang artist instead na bumagsak? You know, yun yung mga bagay na kasama sa pagdadaanan nila sa top class. Kita ba nung pag-interact? Oo naman, for sure. Magiging parte siya ng journey, gaya ng sabi niya kanina, it's being part of another person's journey ang isang nilulook forward ni Catriona. Excited ako, just as Jeff said, I really, yeah, really embrace the opportunity to be a part of someone's journey, because I really acknowledged in the people who were there for me, who trained me, mentored me, allowed me to have the experiences that I did, to reach the successes that I did. I would not have been able to achieve all of that without those people. It wasn't just me. And so now to be able to be a part of a show that I'm also able to be one of those people that helps another in reaching their dreams, I think that's a really fulfilling thing to be able to be a part of. So I really look forward to that. Iaanan sa amin yung meeting na yan as we go along. Pero, but definitely, ibibigay namin lahat ng pangangailangan ng isang grupo para maging successful na P-pop group, kung ano man yun. At kasama namin si Kumu doon na ibibigay. Kailan ba sila dapat sa lima? Lima yung huling magiging parte ng grupo. Sabi niyo global. So, paano yung mga halimbawa may natibi kayo abroad? Pagpaniligawin niyo? Yes, oo. Kailangan na lumipad sila dito. But at least, importante dun is yung first opportunity to present themselves is easy, diba? It's wherever they may be. Hindi yung, you come here just for that and then hindi tuloy, diba? So, yan talaga malakas. Ano ba advice mo sa mga mag-o-audition? Ooh, my advice for those who would audition. Really prepare for what you want to show off or showcase. Try to make your video quality as nice as possible, and also just try to be unique, because I can only imagine there will be so many talented Pinoys auditioning for top class. What is going to set you apart? Thank you. Thank you.